Hinahanap na ngayon ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang leader ng Tau Gamma Phi Fraternity sa De La Salle College of St. Denild. Yan ay para bigyang linaw ang Dimanoy hazing na ikinamatay ng estudyanteng si Julio Servando. My report, si John Consulta. Tinungo ng NBI ngayong hapon ang bahay ni Cody Morales, isa sa mga diumanoy nagsagawa ng hazing noong Sabado na ikinamatay ng De La Salle College of St. Benil student na si Julio Servando. Inihatid ng mga tauhan ng NBI DID ang subpoena para sa kanya. Eh, meron kami subpoena, no, para pagdating ng boss mo, ibigay mo to sa kanya. Okay. Ha? Nakamugaling dito ang NBI. Si Morales ang itinuturong pinuno o Grand Triskelyon ng Tau Gamma Phi Fraternity CSB Chapter. Tanging mga katiwala ang naroon at Lunes pa raw nang umalis si Morales sa kanilang bahay. Sir, start pa lang to. Meron pa mga susunod tayo sa pinahan. Definitely. Meron lang tayong mga complete names ng mga possible suspects. Kanina, kasama ang ama ni Julio Servando na si Ginoong Aurelio, nakipagpulong ang NBI sa University Registrar ng De La Salle University na si Dr. Walter Mistades. Lumabas kasi sa inisyal na investigasyon na merong nakasangkot na estudyante ng DLSU sa hazing ni Julio. Membro raw ito ng Tau Gamma Phi. Ayon sa DLSU, bago tanggapin ang isang estudyante, ay pinapapirma ang mga estudyante at magulang ng isang waiver na di sila maaaring sumali sa isang fraternity. Kapag napatunayang sumali ang estudyante sa isang fraternity, maaari siyang mapatalsik sa lasal. Nakakuha ang NBI ng mga buong pangalan, litrato ng mga sinasabing member ng Tau Gamma Phi na may partisipasyon sa isinagawang initiation rites. Pero tumanggi muna silang ilabas ito sa media. Sa kabuuan, dalawang estudyante ng College of St. Benilde habang tatlong taga DLSU ang kasama sa nagraft hazing, pero maaari pa raw itong malagdagan. Ang isa sa mga estudyante, hindi na raw pumapasok mula noong Lunes. Anybody who has information about this case, contact me through NBI or police. And pwede naman tayo mag-usap sa inyo. Although pinatay nyo na yan ako, I'm still open to anything. Hawak na rin ng NBI ang dalawang cellphone ni Julio na naiwan daw sa condominium unit kung saan siya din nila matapos ang hazing. Ayon naman sa Makati PNP na nagsasagawa rin ng sariling investigasyon, nakausap na rin nila ang mga kaanak ng mga suspect. Meron tayong mga feelers. I personally talked to the family ng ilang nating mga victims at siguro mga about 4-5 sila na nagpapahiwatig na sila ay handang isuko ang kanilang mga anak. Gusto nila sana sama-sama silang sumuko dahil ang sa kanila, maipahiwatig yung paghingi ng paumanhin dun sa pamilya. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para malaman kung sino sa mga nakasakot na personalidad ang narito pa rin sa bansa o di kaya naman ay umalis na ng Pilipinas. John Consulta, GMA News.